Wala ka toothbrush. At syempre, pagkagising ko po tuwing umaga, magdadasal muna po ako. Ama ng Anak na Espiritu Santo. Good morning, Lord. Thank you, Lord, for this new day, for this new life. Salamat po sa paggabay niyo po sa amin habang kami natutulog kagabi. Samahan niyo po kami sa buong maghapon ito na mga po ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod. Lahat ng aming isipin at kagawin. Salamat po muli sa inyo sa bagong buhay na ito. Amen. Alam niyo po kung bakit ako nagising? Dahil sa mga pusa po. Siyempre, hindi magiging kompleto ang araw kung hindi tayo magkakape. A day without coffee is like a fish without ocean. Invento kasi, mali-mali yan. Talagang hindi maaaring hindi ako magkakape tuwing umaga. Good morning. Kape tayo. Tara yan. Ito ko, nanonood ako kapag video sa Julia Barreto. Last mga Julia. Ito mo mga taso. Hoy, ang ganda ng bahay ni Julia. Natulala na naman ako. Required ka talaga na matulala tuwing nagkakape sa umaga. Sama ko pa ang aking mother. Siyempre, hindi masarap ang kape pag walang chismisan. Naman! Buntis daw! Kaya pala hiniwala yan! Inang ka, walang ya! Ang chismosa mo, sis! Mahilig po kami maningin ng mga magagandang bahay. Ayan, party ho ng aking umaga ang magsumba sa YouTube para kahit paano po ipagpawisan ako. Ayan po, pawis na pawis ako. Ayan, sa totoo lang po, napakasarap mag-exercise, napakasarap pag... Hindi po nakiko ko. Napakasarap pag pinagpapawisan ka, ayan, nakakaan ng tibok ng puso. Ayan, tunay nga na talaga pa ikaw ay nag-exercise. Ay, nakaka-relax pagkatapos. Ayan, nagkakapi po ang aking mga pinsan. Ang iba naman po ay nag-aagahan. Ayan, dahil dyan, magkakape po ulit ako. Sila po ang mga masasarap kakapihan. Dahil may mga chismis! Ano yung chika na? Ay, chika ako. Vlog yan? Yes. Daily, ano? A day in my life. Wow. Lakas baka Julia. Julia Barreto. Yes. Ayan, padalawang kape ko na po ngayon. Ang gusto kong kape, yung matapang, yung barako, yung kaya akong ipaglaban. Char! Kapatid ko. Kuya RJ. Good morning. Ate yung may at this time naman po, time to clean. Kaya mahilig po ako maglinis ng aming bahay. Yan kasi ang rule dito sa aming bahay. Kapag wala kang naiambag o wala kang trabaho, kailangan maglinis ka ng bahay. Malaking katulungan na rin yun sa inyong pamilya. At kapag tapos na po ako sa aking mga gawain, ito naman yung time na nagbabasa ako ng mga comment, mga messages sa akin, sa lahat ng aking social media account. Minsan po, hindi ko na po lahat sila nare-replyan dahil minsan po sumasakit na yung aking mata kakabasa. So, ang ginagawa ko po minsan ay puso-puso na lamang. Dahil alam ko naman po na yung mga Diyosa lover ko eh, nag-e-effort din naman po na mag-message sa akin. And pasensya na ho kayo kung minsan ho ay hindi ko na ho na sasagot lahat ng mga message ninyo. Maraming salamat po sa lahat na nagme-message sa akin at nagko-comment dahil dyan po, na-inspire din po ako. Kaya huwag niyo po sanang isipin na porque po hindi ko po kayo na-replyan o hindi na-posuan, hindi ko na po binas. Lahat po yun ay binabasa ko kaya nga po,
Oh. Sumasakit na po yung mata ko at saka parang nagkaroon na yata ako ng migraine. Wala lang kakahiya, ang bigote ko. Hindi malaman ako nag-ahit para sa vlog na ito. So ayan nga po, ayan. Kung mapapansin niyo po, nagsuklay po ako at nag-coat dahil meron po kaming ayan, Zoom meeting. Ayan, ng aking boss. Maraming salamat ho sa inyo gawa ho ng kahit paano po eh may maliit po akong kinikita dito sa YouTube. Ayan, salamat po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ayan, dahil kahit paano po, ayun po, nagkakaroon po ako ng sahod. Very loyal po ako sa aking pinagtatrabahuhan. Imagine, mahigit na 10 taon na ako sa kanila. Eh paano pa kaya pag nagka-jowa ako? So, eh di mas lalong loyal ako. Meeting namin, medyo formal-formalan po ako ngayon pero hindi nila alam. Ayun, ngayon ko pa na-realize kung gaano kahalaga pala ang pagbablog. Dahil to be honest po, noong una po talaga hindi ko siya kinakareer. Dahil ang gusto ko po talaga noon ay mas makita sa TV, tsaka sa movie. And it happens naman, kaya no regret kung bakit hindi ko talaga masyado pong pinush noon ang pagbablog. Kung bakit ngayon ko lang ulit po siya pinupush, tinututukan talaga. Ayan, at nung wala na nga po kaming no work, no pay sa trabaho, tapos wala pa pahumurakit mga fiestahan, walang event, mga hosting, mga birthday, kahit anong event, wala. So talagang malaking bagay po itinikita ko sa YouTube kahit hindi po masyadong kalakihan. At least nakaprovide po ako sa sarili ko. Ayan, so gumagawa nga po ako ng mga layout ng sticker para may mapagpilian yung boss ko. Ayan, bago na kami mag-usap kung magkano bibigay. Yay! Tapos na po ako. Ayan, na-send ko na sa boss ko. Sana may mapili. Ayan, dapat po magti-TikTok ako ngayon. TikTok pa more. Eh pero nakahayin na daw. Ayan, ang aga ng lunch namin dito, 11:30. So kakain muna po ako. Alugbati with hipon po ang ulam namin ngayon. Tapos may super anghang na sili. Diyos ko, nakaka-almoranas. Tsaka. Daming po sa dinim. Nakakasura. Walang mga breeding. Ayaw maghihintay kumain pagkatapos namin kumain. May kapagsabayan din. Ang lolo kumailig sa gulay. Timon. Hanggang ngayon buhay pa siya. 100 years old na siya. Para na siyang lantang gulay. Ako na naman ang naguhugas ng pinggan. Sige, magpakasaya kayo. Magsisikap ako. Ayan, dahil hindi po ako mahilig magluto, ang pinakapaborito kong gawain dito sa bahay, maghugas ng pinggan. Magsisikap ako. At pagdating ng araw, maghihiganti ako sa inyo. Ayan, at dahil nabusog po ako, gusto ko po ulit magkape. Pero, kalahating tasalaan po. Medyo nagbabawas na rin po ako sa pagkakape. Ganyan talaga kami mga Batanggenyo. Kahit katanghali ang tapat, ay nagkakapiga ho kami. So ayan mga kaibigan, nandito ngayon tayo sa aming kubo. Rest house. Dahil kapag 12 o'clock, pagtanghali na po. Ayan, hindi na humaari sa kanang hindi natulog. Kasanayan ko na po yun sa office pagkakain namin afterwards. Pagkatapos namin kumain ng 12:30, tutulog ka, magpa-power nap, kailangan gumising ng alauna. Ay dito sa probinsya, nagdadala eh, wala tayong trabaho ngayon at quarantine nga. So hindi lang alauna ako nagising, minsan alas 2, alas 3. Nakaugalian ko na nakapagka na natutulog, ang aking pampatulog ay, ayan, nahikinig ako ng mga homily. We can't even plan a lot of things anymore. That's one of the greatest fears we have. But, you know, I'm sure you have asked this question. What will happen, Father? I hope I don't get the virus, Father. Questions. The Lord says, in this gospel, 3 times, do not be afraid. A few moments later.
Parang haba ng tulog ko. Natulog ako ng mga 12, pasado 12. Anong oras na? Makaligo na po. Ayan! Nakaligo na po ako. I'm fresh! Ayan, 15 minutes po ako naligo. Parang yun na yata yung pinaka matagal na ako ay naligo. Ayan. Pero kasama na doon yung bihis at saka toothbrush. Oh, mabilis lang naman po ako maligo. Ayan, at ngayon naman po ang gagawin ko po ay gagawa na po ako ng bagong vlog. So, ayan po. Naghahanap ako ng costume na susuotin ko po sa aking vlog. Ayan, ito po yung mga wig na gagamitin ko. Medyo luma na. And to be honest, may mga times po na tinatamad... Tinatamad din ako. Pero gustong-gusto ko mag-vlog. Pero, minsan dumarating din yung time na tinatamad ako. Inulit ko lang. Bakit ako tinatamad? Minsan, ako din yung nagka-camera. Yung kung saan-saan ko lang inilalagay. Ako din nag-e-edit. Lahat ako. Lalo na po ngayon yung ginagawa kong ano, yung real talk ng mga chismosa. Dati ko na po yung ginagawa, nakakapagod. Nakakapagod magpalit ng damit. And since parang nakakatawa naman siyang gawin ulit dahil nakaka-enhance umacting, nakaka-enhance, mag-memorize ng mga script. Pero nakakapagod talaga magpalit-palit ng damit, lalo na't ang daming character. Alam niyo naman yung dati kong mga videos, puro kwento laang, ayun, at walang halong edit. Kaya ang intro ko noon, ito po si Joseph Poco, ang vlog na walang chemical, walang edit, walang side effect. Yun nga, gusto ko pagka-kwento ko, pag nagkwento ako, ipopost ko na laang, wala nang kung ano-ano, wala nang edit-edit. Which is okay naman. Kahit paano naman, nagba-viral pa din naman, diga. Kainan again! Again. Wow! Nakainan na naman. Thank you, Lord God. Mag-aapat na buwan na tayong naka-lockdown, pero never tayo nakaranas ng gutom. Salamat po! Mag-start na po ako mag-vlog, pero naisipan ko muna mag-TikTok. Alam niyo mga kaibigan kung bakit nakahilig ako mag-TikTok. Dahil parang nakaka-exercise po ito ng brain. Baka ako lang. Gusto ko nag-TikTok gawa ng nahahasa ang aking utak sa pag-memorize ng mga step. Kapag nag-memorize ka ng script, yung mga dinadab mo na mga acting ng mga artista. For the exercise ng brain. Para lumambot yung katawan ko. Ang tigas na ng katawan ko eh. So ayan nga po mga kaibigan, katatapos ko lang po mag-TikTok at talaga naman pinagpawisan ako doon ng sobra. Kaya ngayon naman po, ako po ay mag-start na sa aking vlog. Vlog-vlog na tayo! Cellphone lamang po ang ginagamit ko kapag po ako ay nagba-vlog. Intro na tayo! Hello! Once again, it's me! I'm back! And welcome back! Ulit. Hello! It's me again! Ayan siya po ang aking taga-video. Ayan, so nag-i-start na po ng aking vlog. Anong oras na? Tinimaw ko ng oras na? Uwi pa gaya, isang matinong babae, ha? Uwi pa yan? Ayan mga kaibigan, katatapos ko lang pong mag-dinner at katatapos ko lang din pong tapusin yung vlog na ginagawa ko. Yay! This time naman, pupunta muna ako sa kapitbahay, Miki Chika, kung ano nang nangyayari dahil lagi ako nasa loob ng bahay. Ayan, tambay mode habang umuulan. Siyempre hindi mawawala ang kape, kape-kape again. Yan po ang dahilan kung bakit wala na akong takot magmaganda. Po ako po ay nag-e-edit. Ayan, dito ko lang po ine-edit yung aking mga videos. Kapag ako po ang nag-e-edit, sobrang liit, ang hirap, masakit siya sa mata. Dahil yung laptop, hindi ko ma-insula ng yung lumang pang-edit, yung movie maker. Masanay po ako doon. Itong laptop na ito, hindi po akin yan. Hindi naman ko lang po dahil nabasag na po yung laptop ko. Hindi po ako magaling mag-edit. Pero okay lang yun. Alam ko naman na hindi yun ang gusto nyo sa akin. Kundi yung mga jokes ko. So ayan, natapos na po ang pag-edit. Medyo sumakit ang ulo ko doon. At ito po ang nangyari sa akin. Ngayong buong maghapong ito. Kaya, a day in my life. Ayan, that's for all mga kaibigan. Matutulog na po ako. But, syempre, bago ako matulog, magpipray na muna po ako. At siguro, aabotin ito ng 30 minutes, itong pagpipray ko dahil ngayon pong Webes, ito po yung weekly prayer. Kaya ako tinatawag na weekly prayer dahil
Lahat na po ng intention ko from pasasalamat, paghingi ng tawad, paghingi ng awa, pagpipray sa mga kapamilya, sa mga kamag-anak, kaibigan, lahat na sama-sama na dito, inaabot siya ng 30 minutes na pagpipray. So mga kaibigan, ayan, good night na po and thank you so much po. Good night!